Happy day, everyone! This is me again, Em. So, kamusta po kayong lahat? And happy Chinese New Year po! Lalo na po sa mga Chinese community sa Pilipinas. So, guys, ayun nga. Meron akong i-upload after nitong audio video na to. Meron akong i-upload na isang audio video about sa Learn How to Sleep, yung title ng book na yun. So, but before that, guys, please subscribe my YouTube account para every time po na meron akong video, ma-update po kayo. So, anyway, yun nga, meron akong nabiling book. Yung title niya is Learn How to Sleep. Since ako po ay may anxiety, and kapag may anxiety ka, talagang number one symptoms yun is yung hindi ka makatulog. So, aminado po ako dun. So, nung makita ko po yung book na yun sa isang bookstore, pero hindi po siya kilala. So, hindi ko nga maalala kung saan bookstore yun. Basta ang alam ko lang na sa SM Manila siya. Parang ano, pull out na siya na book. So, sa halagang 150 pesos, binili ko po siya kasi dun pa lang sa title, medyo nagka-interest po ako. So, hindi naman ako nagkawali kasi worth it naman talaga dahil pag open ko ng book is yun yung mga bagay na gustong hinahanap ko na kung paano, mga hacks or mga ano, nandoon sa loob ng libro na yun. So, yun. So, anyway, for now, this audio video is about, marami nagtatanong sa akin is kung nakakalabas daw ba ako ng bahay. So, guys, it's a good question talaga. So, but sad to say, guys, meaning ko, hindi po ako nakakalabas ng bahay nung mga panahon na kalakasan pa po ni anxieties. Why? I don't know. Kasi hindi naman ako ganun before. So, siguro dahil talagang, yun yung kasama dun sa anxiety. So, wala tayong choice. So, 2012 ako nagkaroon ng anxiety. So, 13-14, I would say na para akong caveman. Sa bahay lang ako lagi. As in, sa bahay lang. So, parang sobrang mas lalo pa nga ako na depression kasi hindi ko na magawa-gawang lumabas. Even kahit magsimba o kaya pumunta sa palengke, hindi ko na talaga kaya. Kasi, alam mo yun, paglalabas pa lang ako ng gate sa bahay namin, as in talaga yung palpitation ng heart ko sobrang lakas. As in talagang, pag humakbang ako ng siguro mga limang hakbang ko, magko-collapse na ako sa sobrang takot. Which is, I really don't know kung saan ang gagaling yung takot na yun. So, ang weird lang, kasi hindi mo na nagagawa yung mga gusto mong gawin sa labas. Kasi may ganun kang takot. So, yun lang. Pero wala akong choice. So, ang ginawa ko lang noon is tanggapin ko sa sarili ko na may ganun akong kondisyon. At so far, iba na talaga yung ako ngayon. Then, alam mo yun, dumating bata ako sa punto na parang naiinggit ako sa iba kasi kahit yung mga relatives ko, yung kunyari pinsan ko, or even yung sister ko, pag niyayaya nila akong kunyari mag-mall, talagang hindi ko kaya, talagang humihindi ako. Kasi yung hirap-hirap talaga, alam mo yung sitwasyon mo noon, parang hindi mo talaga masasabi na kaya mo. Kasi sobrang yung takot mo, napakalaki. So, yun, siguro yun nga, 2013, 2014, ganun sitwasyon ko. Halos nakadalawang taon ako na nasa loob lang ako ng bahay. So, pinipilit ako noon ng mga kapatid ko, ng mama ko na lumabas-labas ka naman. Kasi ganun, ganyan. Pero alam mo yun, hindi ko talaga kaya eh. Then, iniiyak ko na lang. Kasi kahit gusto mo, pero may pumipigil sa'yo. So, guys, nung 2015, hindi pa rin ako okay noon, pero trinay ko nang lumabas-labas. I mean, nagsisimba ako kasama mama ko, yes. Pero alam mo yung struggle mo pag nagsimba ka na pag nakikita mo na maraming tao. Grabe, as in talagang wow. Parang, alam mo yun, nasusuffocate ka, parang wala kang mahigop na hangin. Yung parang feeling mo, ikaw lang yung feeling mo yung hangin kinukuha ng mga taong nasa paligid mo tapos ikaw wala. Ganon. So, di ba napaka-weird? Pero inunti-unti ko yun. Kasi sabi nga, when you try it,
possible na pwedeng makayanan mo. So, ginawa ko yun. Kahit hirap na hirap ako, talagang trinay ko yun. So, ayun nga, 2015, nag-try akong lumabas. Nag-umpisa akong magsimba-simba kasama si mama at saka yung mga kapatid ko. So, kahit papaano, kahit inaatake ako, umpisa pa lang ng misa. Even kahit paglabas ko pa lang ng bahay tapos papunta sa church, grabe na yung dinadanas kong hirap. Pero alam mo, after nun, parang wala kang sakit. Parang wala kang ganung ano kasi nakayanan mo. So guys, parang nung paulit-ulit na nangyayari na sa akin yun, na nakakayanan ko na siya, kada uwi ko sa bahay, galing ako ng simbahan, okay naman yung pakaramdam ko, parang doon ko na naisip na, so parang hindi pala talaga ano to, kaya naman pala talaga. So yun guys, after nung simba-simba na tinatry ko, gaya na sinasabi ko nga is, labanan nyo, itry nyo, kung hanggang saan yung kaya nyo, ay hanggang saan talaga yung kaya ninyo. So, after nung simba-simba na yon, doon na ako nag-start mag-mall-mall. Pero, yun nga, inaatake pa rin ako. Hindi ko nai-enjoy yung mall, actually. Kasi, mas iniisip ko yung sarili ko pagpasok ko pa lang ng mall. Alam mo yung paglalamigan pa lang ako, parang, ayan na, panic attack na naman ako. Pero, kung magpo-focus ka pala sa positive things, I mean, kunyari, makita mong mall, tapos pupunta kayo sa isang, ano, malilibang ka sa mga, kunyari sabihin natin sa isang boutique, mag-focus ka sa mga bagay na nakikita mo. Doon pala madadivert yung isip mo. Which is yun din na nakatulong sa akin, kaya nakakapag-mall na ako. Tapos, yun, simbahan, mall, yan na napupuntahan ko na, nakakayan-kayanan ko na. So guys, parang nung unti-unti nasasanay yung katawan ko sa ganong sitwasyon, kahit inaatake pa talaga ako, at least, diba, nagagawa ko na. So, parang achievement ko na yon lagi pag nagagawa ko yon. So, nung mga panahon na yon, 2015, wala po talaga akong boyfriend noon. Kasi, syempre, may anxiety tayo. Ayun yung hindi natin ano talaga na makipagrelasyon. Nahirap kasi inisip natin lagi, magugustuhan ba niya ako pag nalaman niyang ganito? Ang daming mong doubt sa sarili mo na may magkakagusto ba sa yung lalaki or babae. Pero sinubukan ko rin yun. Sa isip ko lang, magpapaligaw ako sa isang lalaki pero gusto ko malalaman niya yung sitwasyon. Then, yung aking ano lang dun is, kung hindi niya ako magustuhan, then fine. Wala naman ako magagawa. At least sinabi ko yung sitwasyon ko. Kasi guys, sino ba naman yung, sino ba naman yung may gustong tumandang dalaga, tumandang binata, diba? So, kahit na yun sa isip ko lang, sige, try ko. Kasi mama ko nagsabi sa akin, maedad ka na, ganun. Kasi siguro mga 2015, siguro 27 na ako nun. Yeah, 27 years old na ako nun. Hindi, tas di wala pa akong boyfriend. So, sabi ni mama, mag-boyfriend ka, try mo mag-boyfriend, ganun. So, nag-try ako through text, wait lang. And then, nakilala ko tong boyfriend ko ngayon. And, happy to say naman, okay naman siya. And, actually guys, I would say na isa siya sa mga nakatulong sa akin. So, sinabi ko yung condition ko sa kanya. Natanggap niya yon. And tinutulungan niya ako kahit papano. At siya na rin po talaga yung dahilan kung bakit po ako panay na lakwatsa ngayon. Kung saan-saan niya na kasi ako dinadala. Sabi niya kasi better daw na talagang labanan yung anxieties. And alam mo yun, kailangan ko tapangan. So, yun, nag-umpisa na akong lagulakwatsa kung saan. Intramuros, Luneta, Mall of Asia, ganon. Ang dami na Star City, napakarami na po talaga napuntahan ko. Sobrang saya ko po kasi nagagawa ko na po yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon. So guys, huwag niyo hayaan na kainin kayo ni anxiety o ni panic attack. Kasi alam niyo, kayo lang sa sarili niyo makakatulong. Kumbaga ganito, maging superhero kayo sa sarili niyo. Kumbaga, ililigtas nyo yung sarili nyo sa kay anxieties kapag tuwing aatakihin kayo. Kasi kung matatalo nyo si anxieties, for sure talaga ako promise, talagang proven na sa akin, mawawala at mawawala si anxiety sa buhay ninyo. So wag po kayo mawala ng pag-asa guys, kasi
'di ba? Tayo lang din naman, laging sinasabi ng doktor, every time na magpapa-doktor tayo, ikaw lang sa sarili mo makapagpapalang. For that words, guys, alam mo na dapat na totoo talaga yung sinasabi ng doktor. Ang kailangan lang natin is talagang sundin natin yung mga dapat gawin natin sa sarili natin. Ako kasi self-medication lang talaga. So guys, yun lang. And thank you po sa mga nakikinig sa akin. Sana subscribe nyo po ako para makita nyo po yung mga iba ko pang video.